Naghain na ng kanyang kandidatura bilang susunod na mayor ng lungsod ng Maynila si Vice Mayor Hani Lacuna. Si Lacuna ang itinalagang standard bearer ng Partido Asenso Manileño kung saan makakatambal niya si Manila 3rd District Representative Yul Servo bilang Vice Mayor. Ang aking taus-pusong pasasalamat sa ating punong lungsod sa iyong pag-alalay at pagkilala sa akin bilang iyong kaagapay at di lamang isang spare tire. Sa pagkakataong ito, ang iyong partner at binansagan mong Hani Bakuna ay higit mong pinaniniwala ang makakapagpatuloy sa lahat ng ating mga sinimulan. Isang hamon na buong tapang kong haharapin na may sapat na karanasan, hinupugnan na mahaba-habang panahon at nalagpasan na ang napakaraming pagsubok. Maging si Mandaluyong City Mayor Menchie Abalos, nag-file na rin ng kanyang Certificate of Candidacy bilang Vice Mayor ng lungsod. Matatapos ang kanyang termino bilang alkalde ng lungsod sa susunod na taon. Makakatandem ni Abalos ang kanyang biyanan na si dating COMELEC Commissioner Benhur Abalos Sr. na tatakbong mayor ng Mandaluyong. Naghain na rin ng COC si Caloocan City 1st District Representative Along Malapitan para tumakbo bilang susunod na alkalde ng lungsod. Habang ang kanyang ama naman na si Mayor Oka Malapitan, susubok na pumalit na congressman ng unang distrito ng Caloocan. Re-electionist naman ang mayor ng Pateros na si Miguel Ike Ponce. Habang tatakbo naman bilang councilor ng Quezon City, ang celebrities na sina Aiko Melendez at Bobby Andrews. Samantala, magsasanib puwersa naman ang dalawang dating magkatunggali na sina incumbent Bulacan 2nd District Representative Jonjon Mendoza at Vice Governor Wilhelmino C. Alvarado. Kakandidato sa pagkagobernador si Alvarado habang Vice Governor naman si Mendoza. Inalis na natin ang alitan. Kinalimutan natin yon. Dahil sa epidemyang ito, kailangan sama-sama tayo. Baliwala lahat ito kung hindi natin matatalo at masusolusyonan ang problema ng epidemyang ito. Sa Iloilo naman, magkakasabay na naghain ng COC ang buong kampo ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas na muling tatakbo sa pagkaalkalde. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.